Hello class, this is our lecture for the principles and reaction mechanisms behind the synthesis and properties of acetaldehyde, which is your experiment 8. Synthesis and properties of aspirin, which is your experiment 8, 7 pala yung previously. And then experiment number 9 for the synthesis of bromobutane and butanol. So let's start. Okay. So some experiment number 7 natin guys is the components or the reagents na ginamit doon is R pala, I should say. R ethanol. Have this ethanol. And then we have this sulfuric acid as the catalyst. And then the potassium dichromate, which is a precursor for the oxidizing agent for the oxidation of our ethanol to convert it into acetaldehyde. And then for our experiment 8, guys, is the reagents or the reagents that used in the video demo na dapat i-perform natin sa ating face-to-face classes are the, we have the salicylic acid, which has a structure of this one here. Ayan, ito yung structure niya. And then OH here. And then we have acetic anhydride. Okay. And also a sulfuric acid that will act as our acid catalyst for the reaction. And then lastly, for our experiment number 9, which is the synthesis of bromobutane from butanol. Here, experiment number 9, the reagents that used in the video demo are butanol, okay? Butanol, sulfuric acid as your acid catalyst again, and hydrobromic acid or hydrogen bromide. Pwede kang gumamit ng potassium bromide. Basta ang importante, meron kayong source ng bromide anion for the substitution reaction na magpa-participate doon. Okay? So those are the chemicals na nagamit. So i-discuss natin yung reaction mechanism ng mga yan. Sa experiment 7, nag-form tayo. Ang main product natin is acetaldehyde. And then itong mga to, nag-mix-mix to form a aspirin, which has a structure of this one here. Ayan. Then for our bromobutanol, ang product na na-produce dito ay ganito. So iisa-isahin natin yung mga yan, the mechanisms or the steps involved of how the products are formed. Okay, but before that, punta muna tayo sa may basics ng ating reaction mechanism natin. Okay guys, wala akong ginawang PowerPoint na kasi magumano-mano talaga ako dito. Kasi mahirap gawin ito sa may PowerPoint. Mas magandang isusulat na lang. Okay. So, I will depict the reactions as RxN. So, reaction mechanism. So, may ang reaction mechanism, guys, natin is ganito. We have the general reaction and the reaction mechanism. Okay, for the general reaction, suppose that we have this reactant here and then nag-form tayo ng product. This is for the chemical reaction here, general reaction. Now, the reaction mechanism is the in-between process of how the reactants form in the product. So it is the step-by-step process na discuss ating lecture 7.1. And then for our organic chemistry, na usually sa ating discussion, is we have substrate kasi usually substitution ang naganap doon. Nucleophilic substitution actually. Ayan, this is a kwan. So may experiment lang natin na involved to. We have substrate, we have nucleophile, and meron tayong product. And then sa may substrate natin, guys, is sa may ating nucleophilic substitution, okay? Substitution, let's erase this one. Substitution here. Meron tayong leaving group sa may substrate natin. Okay. So ano ba yung sinasabi kong leaving group na yan? Suppose that we have this compound, gagawa tayo ng hypothetical reaction. We have this compound here, and then I have a nucleophile. Sir, bakit po naging nucleophile yung ating chloride ion? Kasi nga, di ba, it is an electron rich, as discussed sa ating previous lecture. And then this one here is a partially positively charged. And this one here is partially negatively charged because bromide is more electronegative than carbon. So nucleophile will attack here, not the other way around. And then, aalis tong bromide natin. Aalis siya. So, ang mangyayari dito is yung chloride natin ang pumalit
And then yung bromide natin ang humiwalay. So ang bromide natin na humiwalay dito, ang tawag dito is ito yung ating, ay hindi pala siya dito. Ito yung ating leaving group. Leaving group natin, okay? Itong mga concept na ganito ay mas madi-discuss thoroughly kapag sa may lecture niyo. Mas madi-discuss siya doon. So these are the basics of our reaction mechanism and its example, okay? Ngayon, punta na tayo sa ating first experiment. The synthesis and properties of acetaldehyde. So, ang general reactions, guys, ang nangyari dito is we have an ethanol plus meron tayong chromic acid. Sir, ang ginamit po natin doon ay H2SO4 at potassium dichromate po. Bakit po chromic acid na nalagay dyan? Okay, yung chromic acid natin, guys, is the formation for the product of our H2SO4 and potassium dichromate. Doon nang galing yun, guys. Kaya nga mapapansin ninyo, drop voice na naglalagay yung ating kwan natin. Yung sa may video demo, drop voice na naglalagay ng ethanol to form this compound. And then ito, mangyayari dito, magpoproduce ta ng H2Cr2O7 plus potassium sulfate ion. Na kung saan dito manggagaling when this one here, this compound here is mixed with water, it will form a two modes of chromic acid doon. Which will then, ito yung mag-act as our oxidizing agent to oxidize our ethanol to form an acetaldehyde. Bakit kaya ganon? So, inoxidize niya kasi nga nawalan siya ng hydrogen atom sa kanyang carbon dito. Nawalan siya ng hydrogen atom. So, this is the general reaction for the synthesis of our acetaldehyde from ethanol and chromic acid. Pero ano ang kanyang reaction mechanism, guys? So, ano ang reaction mechanism na involved? Okay. So, we have an ethanol here. Okay, sisulat ko na lang siya as a condensed form here. Okay, wait lang. CH3. H and OH here. Okay. So, ganito. Ngayon, ang mangyayari dito, guys, is itong mukha natin na to, itong ating, kuha natin, ayan, ang ating chromic acid, guys, is ito, ay hindi, meron pala muna tayong one. Meron tayong acid catalyzation. So, we have here an hydronium ion dito. Sir, saan po nang galing yung hydronium ion na yan? Okay, simultaneous reaction kasi magaganap dito. Ang mangyayari dito is itong hydronium ion ay nag-originate sa ating H2SO4 catalyst. Because H2SO4, when dissolved in water, will generate a hydronium ion plus sulfate ion here, which in turn the hydronium ion, siya yung papalit dito. And then we have the chromic acid here, which is has a Lewis structure na ganito. Ayan. So, bond breaking and bond forming process ang mangyayari. This one is a nucleophile here. This one is partially negative and this one is partially positive here. So, the nucleophile will attack the electrophile here. And then, magkakaroon tayo ng simultaneous reaction. Tuloy-tuloy yan, guys. Okay. And then, ito ay kukunin niya, poprotonate yung ating ions dito. So, ang mangyari dito, guys, we will have a product of, kuha natin, asan na? Okay, H3CCH. Ayan. And then, we have this transition state. As a transition state tayo, guys. Okay, hindi, actually, kuha nato eh. Yan dapat mangyari yun eh. Okay. Okay, so may transition state natin. Okay, this is a transition state. Have H here and then magkaaroon tayo ng pentavalent carbon. Pentavalent carbon here. Ayan, partially bonded siya with O. Bonded to Cr. And then OH here. Ayan, ang mangyayari. OH. Then bonded to C, double bond O. Then we have an OH2 acid here. Ayan. And then take note, guys, this is partially bonded here.
Ngayon ang mangyayari dito, there's a bond forming and bond breaking process sa ating transition state here. So mangyayari dito, this one here, the OH2, is our leaving group, okay? Siya yung leaving group natin, guys. This OH2 is our leaving group natin. So ang mangyayari dito, guys, is magkakaroon ng formation ng bond dito at magkakaroon ng bond breaking dito. So ang mangyayari dito, guys, is we will yield a magkakaroon tayo ng product na HC3, then C, and then bonded C here, and then ito. Ayan. So meron tayong bonded the O, and then here CR, and then OH here, and then OH here, then bonded to our nasa na plus H2O molecule na nanggaling sa ating dito. And then the acid catalyst, di ba? Ang catalyst kasi natin will participate in the reaction pero mare-retain din siya. Hindi siya mo-consume, but rather mare-retain kasi ang role ng catalyst is it will change the mechanism of the reaction para ma-hasten. So mangyayari dito, meron tayong water again here. So saan ba nanggaling 'yon? Dito sa may acid catalyst natin, di ba? We have excess water here. So yung another water molecule from us, our acid catalyst, kukunin niya na yung para saan niya. Kasi yari niya nang gawin yung gampanin niya. As an catalyst, ito yung nanggaling sa may acid. So therefore, kukunin niya yung protons niya dito. So babalik dito, karoon ng double bond dito. And ang mangyayari dito, guys, is ayan, dito. And then this group here, ito namang group na ito, ay magiging leaving group to form A, ayan, C, and then double bond O, and then H. So meron na tayong acetaldehyde. Okay, i-arrange natin further para mas maintindihan ninyo. Ayan, C, double bond O, H. So ayan yung one natin. Nakapag-form na tayo ng acetaldehyde plus water dyan. Sir, paano po natin malalaman kung talaga kung napag-synthesis po tayo ng acetaldehyde? Okay, para malaman ninyo, guys, magka-andak kayo ng Tollens test. Okay? Kapag Tollens test, guys, and on DNPH solution, DNPH test, okay? And then kapag Tollens test dyan, at kapag yan ay nag-form ng silver mirror, it indicates the positive test for our acetaldehyde. So positive test na siya. And then the other test, guys, na pwede ninyong perform ay nandito sa aking list. Okay, ayan. Wait lang. Okay, the other test na pwede ninyong perform other than Tollens test are Schiff's test here. And then meron tayong pandito, sodium bisulfite test. Sodium bisulfite test here. Then next natin is yung Fehling's test. Ayan, to indicate di ko natin. But the most recommended, guys, is yung one natin, yung ating Tollens test. And then oxidation with potassium permanganate. Okay, so this is the overview of our reactions here and take screenshot to form. Ayan, screenshot here, and then voila, ayan, and then here. So ayan, that's the reaction mechanism for our kan natin. And then ito pala, idagdag ko lang din, kapag kwan, di ba nakapag-form na tayo ng kwan, so nasa mixture siya, itong kabuuan natin na to, together with the same mouse pointer. Together with the potassium dichromate and then potassium sulfate in this compound. So ang gagawin dito, di ba, sineparate yung mixture, yung acetaldehyde, through distillation by heating the reaction plus or the Lorentz plus into 20.02 degrees Celsius and collect the distillate and voila, you will have the acetaldehyde. And then yung matitira sa may Lorentz plus, yun yung the rest compound, yun yung mga side products natin. Okay? So, let's proceed to our experiment number 8, which is the synthesis of aspirin. Okay, synthesis of aspirin. What are the
compounds involved here. Okay, the general reaction for this aspirin is a salicylic acid. Okay, hindi perfect yung compound. The salicylic acid here, ayan, this is a benzene, ah, benzene yan. Salicylic acid. Ah, wait, no bother. Salicylic acid here, ayan. Plus acetic anhydride. So, ayan, ang mangyayari. Here, acetic anhydride. With an acid catalyst na H2SO4 to form a acetyl salicylic acid. Okay? Or the our aspirin natin together with the acetic acid natin. So, ganyan ang makoform natin. Okay? So, ano ay nangyari dyan? Guys, ang mangyayari dito is just a substitution reaction. Ang general reaction ko, guys, tandaan ninyo, ah. Esterification process to actually na kung saan. Itong part na ito ay umatak dito. And then, itong hydrogen na ito ay kumabit dito sa may part na ito. Kaya ka, nag-yield na ito. Ayan, no? So, you can see the patterns naman here that this one here is this. Then the H bonded to here is this. So, ayan. So, what is the reaction mechanism involved in this reaction? Okay. Now, simulan natin dito, guys, sa ating acetic anhydride. So, ito yung reaction mechanism niya. Reaction mechanism. The reaction mechanism will start to the acetic anhydride here. Okay. Na kung saan, the H2SO4, again, will generate a hydronium ion. Yan. Hydronium ion. Sinisingit ko na lang siya, guys. Pasensya na. Okay, the H2SO4. The H2SO4, okay, di ba, when dissolved in water, generates hydronium ion plus sulfate ion. Na yung hydronium ion natin ay ito. So, therefore, this one here is a nucleophile. Acid base reaction magagana. It will protonate the reactions here and then magpo-form siya ng product na protonated. Ayan. Protonated acetic anhydride. Ngayon dito ngayon papasok si aspirin. Okay. I see salicylic acid here. Okay. Ayan ang mangyayari. So, this one here is an H here. Now, this one here is a nucleophile will attack the partially positive dot the carbon. So, mga dito, itong kwan na ito ay a-attack ngayon dito to form a bond. So, mangyayari, since it will violate an octatone, magre-resonate siya papunta dito. So, ang mangyayari dito, guys, is karoon ng resonance structure. Ba't kaya ganun, sir? Kasi nga magpo-form siya ng 5 bonds. It is a pentavalent, which is violates its octet rule. Wala naman siya sa may transition state, guys. Hindi siya dumaan sa may transition state natin. Kaya ganun yun ang nga. And then, ang mangyayari dito, it will form a product here na ganyan. Together with the O and the H. And then, dito naka-bond yung ating O. And then, ayan. Then, here, hirap lang mag-drawing, guys. Ayan. Together with the acetyl salicylic acid and partially positively charged. Ngayon, guys, yung catalyst natin dito, kukunin niya na again yung hydrogen natin na dito. Kasi nga ba, di ba, nag-protonate ka dito. So it will result, this one here, itong compound na ito, ayan, hydronium ion, once na nag-given ka ng H positive, siya ay magiging H2O. Pero kailangan niyang bumalik into hydronium ion sa anyang sarili kasi catalyst lang siya. So, how do we get that? Ngayon, ang kukunin niya dito, yung catalyst natin na naging water will get its proton. Kukunin niya dito sa ating acid, sa ating salicylic acid here to form such compound dito. Ayan. Now, after that, ang mangyayari dito, we have this pa natin. Ayan. So, magiging neutral na si H natin. Aha, okay. We have this compound here. Ayan. Ah, actually,
have here, ayan, and then O, then acetyl salicylic acid, and then this one here is a benzene ring together with this one, ayan. And then dito, magkakaroon tayo ng simultaneous bond breaking and bond forming processes. So mangyayari dito, this one here will get its proton here. Tapos ang mangyayari dito, ang mangyayari is ito, itong formation na ito, ayan, magkakaroon ng double bond dito. And then itong si hydrogen ay aalis to form such compound. And then once na mangyayari doon, ayan na. So it is a simultaneous bond forming and bond breaking processes. Nung saan ito ay magre-resonate to form a double bond. And then ito kasi kinuha niya yung hydrogen niya to form here. So magne-negative. And then magre-resonate siya dito. And then once this one here ay naging, na-ano na yung na niya, hydride shift natin, magkaroon hydride shift. Magne-leave na siya as a living group to form this compound. So meron na tayong acetyl salicylic acid dito. Ayan yung nangyari. And then double bond OH here plus the our acetic acid na na-form dito sa may compound natin. Okay? This one here is the aspirin. So ayusin lang natin, i-reorient lang natin yung molecule para mas maintindihan ninyo. Ayan. Ah. Okay, reorient natin. Ayan, pasensya na sa drawing ko ah. Reorient lang natin para mas pa natin. Ayan. Ayan. So this one here is an aspirin. Essential sa drawing ko, guys. Or acetyl salicylic acid. So that's the product. So ayan na yung makuform usually ng powder. And makuha niya through filtration, recrystallization, and filtration again. And then i-dry niyo, you'll get the solid aspirin. So that's dyan nasisynthesize yung mga ako natin. Yung ang aspirin natin is gamot sa may sakit ng ulo. Okay? So, ganyan pala yung process na nagaganap kapag gumagawa yung chemist natin na mga gamot. So, kung ano-ano yung minimix nila to form some products. And then, to purify further, may ginagamit sila mga specific reagents para mas mataas yung yield and to eliminate side products para hindi contaminated usually yung products para mas pure. So, that's the reactions mechanisms for the synthesis of our aspirin. Now, for the confirmation of aspirin, sir, how can we prove po ba na ito po ay talaga na-synthesize, okay? Nagamit kayo dito ng ferric chloride test or FeClT test. Pagkaya ganun. FeClT. FeClT test. Ngayon, i-compare nyo siya sa may salicylic acid natin. Diba? Sa ating kwa natin, test for alcohols and phenols, ayan, yun ito yung tsura niya. Kapag naglagay kayo ng ferric chloride sa ating salicylic acid, dapat yan ay mananatiling yellow. Or, ayan, yellow pa rin dapat siya or light yellow. Kasi ferric chloride is a light yellow. So, walang reaction na magaganap. Pero, whereas, kapag hinaluan nyo, diba, sa may alcohols and pills natin, once the phenols is present to the to our compound here, ayan, di ba? We have a phenol group here. Tapos, nilagyan ninyo ng FeCl3. So, anong magiging result ulit nun kapag nilagyan ninyo ferric chloride containing phenol? Magkakaroon tayo ng violet solution. So, kapag nangyari yan sa may aspirin ninyo, kapag meron kayong violet solution, ibig sabihin, impure pa yung sample ninyo, further purification is required para mas maging pure siya. Okay? So that's it again. So take a screenshot for this one natin. Screenshot number 1, screenshot number 2, and screenshot number 3, and screenshot number 4, and screenshot number 5 para sa lahat. Okay, for the last naman natin guys is pupunta na tayo for the discussion of synthesis of bromobutane from butanol. Okay? So ang general reaction nito guys is just we have a butanol. We have a butanol plus bromide. It's actually a bromide ion. So, sir, bakit po ba bromide ions? Kasi nga, nag-originate ito sa may decomposition ng ating hydrogen bromide or pwede ring KBR. When dissolved water, it will produce a
hydrogen ion and bromide ion, which in turn ito ang mangyayari. So ang mangyayari dito, guys, with the help of our acid catalyst here, will produce a bromobutane plus OH negative or H2O kapag sinali natin yung ating catalyst natin. So H2O na lang ilagay natin kasi meron ng acid catalyst. Okay? So ayan, let's go on to the reaction mechanism. Don't worry guys, last naman na ito. Continuous na lang. Okay. Reaction mechanism. Okay. Let's start sa ating discussion today. Okay. So we have here is yung ating pa natin. Ayan, we have this butanol. Okay. And then meron tayong, again, meron tayong hydronium ion na magpo-protonate sa ating OH group. So, mangyayari dyan, ang mangyayari dito ay ito. Ayan. Kukunin niya, it will protonate here, again. It will protonate to form a... So, saan ba nagalit ay hydronium ion? Nagaling siya sa ating H2SO4. And then, when dissolving water will produce a hydronium ion plus sulfate ion here. Hydronium. So, magpo-produce siya ng protonated. Ayan. So, capable na siya as a living group. Ngayon, dito na ngayon papasok si ating bromide natin. The bromide ion here, which is a nucleophile. Ngayon, ang gagawin niya is it will attack the partially negative and partially positive here. And then, magkaroon tayo ng bond breaking and bond forming processes once the bond is formed. Ito ay mag-leave. The H2O will leave here para makapag-form tayo ng bromide plus H2O. But then and again, okay, kaninin nyo yung catalyst. Take note the catalyst. Yung catalyst na kinuha natin kanina sa ating H2O here, kukunin niya isang hydrogen dito to form a hydroxide compound here plus OH negative. So ayan, this one here, i-distillate ninyo, boil ninyo at 102 degrees Celsius through fractional distillation, I think ang mas better ninyong gamitin kasi baka madama yung water natin. Ayan. And then, i-collect nyo lang yung sample based from dun sa may video demo and you will have the synthesized bromobutane. It is a clear liquid naman kung nakita ninyo. So, ganyan. So, that's how you synthesize and those are the reaction mechanisms for our laboratory. Activity number 7, 8, and 9. Thank you for listening, guys, and I hope you learned something. And see you in our next class. Okay, kung meron.